Yo mga idol, kamusta? SportsTalk PH nga pala. Oscar De La Hoya, sinabihan si Bob Arum na tigilan ng mga binabala kay Canelo. Pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button for more SportsTalk. So ang boss nga po ng Golden Boy Promotions na si Oscar De La Hoya ay pinagbintangan ang kalaban nito na boss ng Top Rank Promotions na si Bob Arum. Dahil duda at may kutob si De La Hoya na may interest si Bob Arum na agawin si Canelo Alvarez sa Golden Boy Promotions. Kaya naman talagang hindi natuwa si De La Hoya dito. Lalo na't si Canelo ang pinakamalaking pangalan na fighter ni De La Hoya. Kaya talagang hindi ito papayag na mawala to sa kanya. Dahil limpak-limpak na salapi ang nabibigay nito sa kumpanya niya. Sinabi kasi ni Bob Arum mga idol na dapat sa ESPN ipapalabas ang sunod na laban ni Canelo kung sakaling matalo ito sa pagpadating niyang laban kay Kovalev na ipapalabas sa DAZN. Alam nating lahat na ESPN na ngayon ang TV channel partner ng Top Rank Promotions. Kaya naman dahil sa sinabi na ito ni Bob Arum ay talagang binigyan agad ito ng malisya at kulay ni De La Hoya. Sumagot si De La Hoya sa mga pahayag na ito ni Bob Arum at sinabing tigilan na ang pagpapantasya kay Canelo. At mas mabuti pang kay Terence Crawford na lang si Bob Arum mag-focus dahil ito ang totoong hawak niya na may potensyal. Dagdag pa ni De La Hoya na pwede nga daw talagang si Crawford ang pangalawang best pound for pound fighter dahil si Canelo ang number one. Ngunit kahit ganito na umano kataas ang ranggo ni Crawford ay hindi pa din nabibigyan ni Bob Arum ng magagandang laban. Nag-aalala na si De La Hoya kay Crawford dahil pwedeng hindi ito makasama sa Boxing Hall of Fame dahil hindi siya nabibigyan ng magaganda at malalaking laban ng Top Rank. May punto din talaga si De La Hoya dahil 31 years old na si Crawford. Ngunit wala pang mga pangalan ang nakakalaban nito. Si America na ang pinakasikat na nakalaban niya. Habang si Canelo ay may edad pa lamang na 29 years old. Ngunit nakakasyam ng pay-per-view fights. At hindi lang basta-basta pay-per-view. Dahil umaabot talaga sa million ang pay-per-view buys ng mga laban nito. So ayan nga po ang latest news sa boxing ngayon mga idol. Comment down below your opinions. Maraming salamat mga idol. At huwag kakalimutang mag-subscribe for more SportsTalk.